Naglalagablab ng todo at gusto na nila tapusin to with the Lord. Tignan natin kung kakayanin, pero si Hesa sabi niya meron pa akong masasabi pero hindi. Sabi ni Chu, itutumba ka namin at eto na yung next wave ng minions. Tempest of Blades, James na pauwi. Yelly Hayes trying to fight this as much as possible. Light goes down pero hit. Yung backlines, ginamitin niya ng ultimate. And the person niya yung NXPE na hindi kumuha ng turtle. H2O, siya yung napihit dito, siya yung napilit. At eto na nga, ang inaabangan natin kanina pa, yung pagiging aggressive ng TNC. Three Martizzi, siya yung kaninang sobrang aggressive dito. Kapag labas na itong turtle, wala na siyang orange buff. Eh, yun yung sa mga main damage sources ng isang Roger. Pero may nangyaring laban dito. Ladies and gentlemen, they go in! Yelly Hayes! Nag-transform na siya, pero nakuha pa rin ni H2O yung turtle. Still, double kill para dito kay para dito sa isang member ng side ng TNC. P-God dito, securing that. And Q goes down in the process. Magandang exchange para sa NXPE. Nahuli nila si Chu. Nandito sila sa may pinakakarapan. Si Kosei din umaalalay na at lahat ng buffs. Wala na talaga atang plano yung TNC na bigyan ng buffs ni H2 dito. Ang liit na ng mapa. Pana na naman! Tapos yung pana. Hikan pana. Higan pana. Yung pana na malaki yung range. Oh. Higan pana. Parang wala hanabi. Parang wala hanabi, no? Tapul na sa pulis. Sa magiging rotation ng kanilang jungler. Kasi nakikita mo dito, TTZ, ang daming rotation na nagagana for TNC. Talaga tinitilay nila dito sa H2O. Hindi nakakuha ng purple buff dito sa H2O. Yun yung delikado. Level 4 na si Chu. They go in for the collapse. Grabe yung ginagawa nito ng TNC. To the point na hindi pa rin nakakapag-purple si H2O. Kulang siya ng level at the same time. And 3 Martizzi is really making it difficult for H2 na makakuha ng purple buff. Para if ever na may team fight, it's the kill na agad para sa kanila. That's the reason as to why dive lang din dito kanina si Martizzi. H2! Tinamaan ni P-God! Patrick P-God, Ibarra, H2O, tumatakbo, makakatakas ba siya? Pero 3 Martizzi, aalalay na din si Yawi, pinaka-main target niya na naman ulit. Pana, hindi tatama, pero yun na yung disengage na gagawin ng TNC. Ayaw na nila masyado ipilit kasi kanina nung ginawa nila yon nadamay si Chu. Oop. Pero gusto pa rin pala nila. Sige, wow. Laban lang. Dire-diretso nyo na. Kosei tumatakbo unti-unting nakakalayo pero hindi ata aabutin. H2O, ooh, bumawi na. Yun ang mahirap talaga kapag merong ang Ruby. So yung mga oras na active yung hero, active ba siyang nag-farm? Active ba siyang tumutulong sa mga teamfight? At wala pa siya nagiging downtime, 3 Martizzi. Napaka-aggressive talaga, Light!
going in. Huli na si James. Pero may pinakalikod. Yelly Hayes dito. Sinusubukan ni makahuli. H2O. Phantom execute. Pero sabi ni Chu, hindi ka sa akin makakatakas. Yowie going, Chu going for Yowie rather. At doon sa may gilid si Hesa dito. Siya ay tatakas pero yung ultimate tinago para sa kanya, Dream Martizzi. Grabe yung effort na ginagawa ng TNC. Yeah, and speaking of effort, talagang ginamit nila yung kanyang conceal para may pangulat factor as to when siya magsiset up ng play. Light. Pero nagtalo na. Flickers used. Multiple pa yun. Purify pa nga ang ginamit ni Kose. And you know what? Dream Martizzi, hindi pa siya na boss. Going in. Bursting down people. What just happened? Ano yun? Wow, it's a nice preparation from 3 Martizzi. Wala, hindi siya... Hindi siya kasama sa teamfight na yun ha. Pero ang sabi niya, okay, sige, kayo makipagbalugbugan. Ako yung magiging finisher. Inabangan niya si H2 dun na lumapit dun sa may small brush area kasi binate out niya rin yung orange buff. Hindi niya kinuha yung orange buff. Alam niya na si H2 parang auto-lockdown eh. Kumbaga sa Transformers, ano yung robot, ikaw yung agad yung nakapokus. Sa'yo nakatarget lahat ng skills. Walang kaamok-amok si Light. Oh my goodness! Light! Light! Grabe! Oh my goodness! Grabe! Yung mga... May mga calculations, wow. Yung range kung saan ka hindi pwede mag-land and act the maximum range na pwede niyang gawin while utilizing yung terrain, yung environment na nasa paligid niya, tumama pa rin yung talon. Alam mo si Light dito, parang talaga siya nagbibigay na liwanag for TNC. Ito yung daan. Na tatahakin natin, iseset up ko na para sa inyo. Napaka-aggressive niya eh. Kumbaga pumapasok siya, hindi nga iniinda talaga yung sakit na damage dito ng DNC. Yes, very aggressive streamer TNC. Oh! Nakahulihan! Light there! The light at the end of the tunnel! Si Yowie dito nag... Naipit sa may kita ng Tempest of Blades. Pero, Dream Martizzi, siya na yung napakusahan dito ng todo. At ito na nga yung sinasabi natin. Yung pagiging aggressive nila, kailangan pa rin nila i-tone down kahit papano si Hesa doon na paggamit ang Flicker. At si James, nasa gitna ng apat. Doon na matatapos yung skirmish. Getting caught with a few thoughts cause I'm about to go off. The speakers can't even handle me. Even what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And now I am not going through life regretfully. I'd rather work non-stop, what they call incessantly, than want some odd job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy. I'm getting it. I've got soul, so stop, drop and roll. You lost all control and pop off your ball. I got what I'm for, I'm not bought. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, she home. It's TikTok to close. I ain't stopping though. It's hip hop, you know. What was it, rock and roll? I'm not dropping dough. No, my pocket's grown. You can't stop the show, so get rocking on. So let me break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about you. So let me break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about you.